Guys, welcome back to my channel. Bale, ngayon ang gagawin po natin ay aasintahin natin to kasi ang problema ng Sumo 15 HP na to ay naglo-loss compression siya. Bale, suspected natin yung sobrang dumi na ng loob nito. Kailangan asintahin natin yung engine valve at saka kudkudin na din natin yung mga possible na dumi na kumakalang sa engine valve. Para samahan nyo akong kung paano asintahin itong balbula ng 15 HP na Sumo. Bale, ito mayroong dalawang parang pinakatakip tong engine valve sa puwet, yung sa may dulo ng spring. Bale, dinagdag ko lang yan na sabihin kasi madalas yun ang nami-misplace. Sa pagtatanggal naman ng kwan, spring, tinutulak lang pababa yan tapos iiwas nyo yung malaking butas, itatapat doon para kung sana siyang matatanggal. Napakadali lang. Nakita nyo naman kung gaano kadumi na yan, nangingitim na yan na parang totong-totong. Yan yung ating kukudkudin at kailangan nating malinis. Bali sa pagkukudkud nito, yung dumi kung paano tatanggalin, ang ginamit ko lang ay flat screw para hindi masugatan o madamage yung part na kinukudkud natin. Pasa natin gumamit tayo ng mga matatalim na bagay kasi baka nga makadamage. Tsaka yung iba ang ginagamit nito leha, pero sa akin daw gumagamit ng leha kasi katagalan pagdaan ng panahon kakukuskus mo ng leha, ninipis yung parts na kinikiskis mo, kaya mas maigi pa rin flat screw na lang. Importante naman matanggal yung mga dumi na yan, no? Yung kinukudkud na yan, yan ang possible na kumakalang sa engine valve sa pagitan ng engine valve at ng cylinder head. Pag kumalang yan, kahit miski maliit lang na dumi, malaking kawalan ng compression yun, kumbaga yung resulta, loss compression nga.
Tsaka idagdag ko nga pala, yung pag kinukudkod tong cylinder head, yung madumi na yan, mas maigi na hindi tinatanggal yung engine valve para hindi madamage yung pinagsasalpakan niya. Yung pinagtatamaan niya yun. Sa pag-aasinta nito, bali ang gagamitin ko lang ay yung pinakamanipis na grinding compound. Kasi kumbaga eh, hindi pa naman malala yung pagka-loss compression niya. Bali, ginagamitan lang to ng magaspang at saka manipis kung sakaling malaki yung singaw niya o yung kumbaga yung hindi siya naglalapat maigi. Ito naman nakakalangan lang ng dumi kaya okay na itong pinakamanipis na grinding compound. Importante ito eh, kumbaga, maging lapat na lapat ulit siya. Tapos ang ginamit ko na pang ikot o pang gilid dito sa engine valve o valvula ay fuel hose lang yan. Pinuso ko lang sa may pwet ng valvula o engine valve. Tapos ikot-ikotin ko lang ng dalawang kamay ko para makiskis yung pinaglalapatan niya. Tapos itataktak mo ganun, taas gawa, ikot-ikot. Depende sa inyo kung gaano kalaki yung singaw niya o gaano kalala yung pagka-loss compression niya. Eh, ito naman mild lang kaya konti lang as-as to, okay na to. Tapos after nyong ma-is-is yan o makaskas na ng grinding compound, huwag nyong kalimutan tanggalin yung grinding compound para suabe. Kasi pag nakalimutan yung tanggalin yan, saka tatak-tak ng balbula dyan pag umaandar na ay grabing matangos o magasgas yung pinaglalapatan ng engine valve. Kaya isa pa sa magiging problema yung pag nakalimutan yung tanggalin yung grinding compound. Parehas lang din ang gagawin natin dito sa kabilang engine valve. Kung anong ginawa natin doon sa una, ganun din. Pahidan lang natin ng grinding compound tapos iis-isin o iikot-ikotin para maglapat siyang maigi. Ulit ko, fuel hose lang yung ginamit kong pang gili o pang paikot sa engine valve na ito.
Yung iba meron talagang pangkapit yun sa ibabaw ng engine valve. Eh ako wala nun, kaya fuel hose lang yung ginamit ko. Importante ay maikot-ikot natin to para yung grinding compound ay maas-as nyo yung pinaglalapatan ng engine valve. Sa pagbabalik ng spring ng engine valve, bali tutulak nyo lang yung pababa para lumubog. Pero huwag nyo kalimutan na lagyan ng kalang ng basahan yung ibabaw ng engine valve para pag itinulak siya, hindi sasama sa spring. Ayan, lalagyan natin ng basahan para pag tinulak yung spring lang yung lulubog. Tapos doon nyo isusuot sa may malaking butas, tapos saka nyo i-slide sa maliit para mag-lock sya. Ito yung pinasinasabi ko sa inyong malaking butas. Yan, ayan yung lock ng valvula o engine valve natin. Pag itutulak nyo, dun muna sa may malaking butas na yan yung ipapasok yung fit ng engine valve. Tsaka nyo i-slide dun sa may maliit para mag-lock sya. So okay na, ikakabit na lang natin at tetestingin natin panda rin. Pag after natin mabuo, ito, tetestingin na natin panda rin. Ayan, okay na siya. Maging sa hagot at sa mino, okay siya, kaya ready to fight na ulit para ikabit sa bangka at makapaghanap buhay na ulit. Bali mga kadagat, ito ay basic lang naman sa pagpre-preventive maintenance. Anong dapat gawin natin sa ating makina para hindi tayo abutin ng aberya sa laot, kasi baka sa laot pa abutin tayo ng loss compression, mahirap magpaandar pag
gastos compression. Hanggat hindi mo napapabalik yung compression, hindi yan naandar. Kaya salamat sa panonood.